Ayun, magandang umaga ulit, mga kakahig. Ayan, kita natin ngayon yung differences. Yung inayos natin to, kay Phoenix natin yung ating sensor, yung hygrometer. Saka ito naman yung hygrometer ng isa, yun. Kung papansin nyo, 57 versus 50, medyo lumapit na, like nang hindi ko napipix yan. So, kaya minsan pala nagkakaproblema ako dahil dito. Ibang layo talaga ng reading nito, no? Kasi doon sa reading, eh, malapit na siya. Ngayon, malalaman natin, 29 yung kanyang, ano, kanyang reading ng temperature. So, 27.9 naman doon sa kabila. So, advanced pa to. Pag advanced siya, pagdating sa thermometer, no? Pagdating sa init, pagdating naman dito, advanced naman yun sa kabila. Yun ang 57, dito naman ay 50. So, makita natin. So, kung hindi magbabago yan, titestingin natin para makita natin. Ako, ito lang yung way ko, ha. Ito lang yung way ko para matest din. Meron ako dito, yan, ininit na takore. Okay, so medyo ininit ko lang yan. So pag binuksan natin, may humidity yan, eh, no? Makikita ko lang kung paano yung reading nito, kung gaano kabilis ang pagbabago, kung gaano ka-accurate, ano. Pero dito ako nagdidepende, no? Dito, dyan ako nagdidepende sa kanya. Kasi yan ay natest ko to, ang humidity nito ay sobra, no? Sobrang accurate, no? So naniniwala na ako na pagdating din sa temperature nito ay accurate din siya. Kaya dito ako nagbibase. Ito, so ito yung takorin natin. Kung pinuksan natin, medyo ininit ko lang, no? Most of, papasok natin, no? Lagay natin dyan, papatulong natin. So makikita natin difference yung humidity sa kainit, makikita natin. So ayun, pinatong ko lang, parehas sila sabay. Makikita natin yung reading nya. So nag 84 agad itong humidity natin, plus 41.1 yung init dito sa baba. Ito yan. So doon naman 99, 39.5. okay, 99 na yung humidity nya. Dito 90. So advance talaga ng ano, kanina 7, no? Ayan, nakita natin, ayan, siyam, ayan, maging 8 na lang. So yun talaga ang reading nito. Ibig sabihin, ito talaga reading nito, yung humidity versus doon ay talagang mas mababa ito, hanggang 7 hanggang 8. Ayan, o, 7 hanggang 8 ang difference ng reading niya. So kung ito ay 91, so ang basa talaga dyan, kung hindi yan ay 99 or 98, gano'n. So 99, so hanggang 9 ang pagbabago. Sa init naman, 45 to, doon sa kabila ay, ayun, 34.5 lang. So dito advanced talaga mag-read to. Ayun, doon ko makikita yung differences nila. So 92, 95, ayun, katagalan, medyo nag lalapit na sila, 98 versus 92. So yun ang difference niya. O, iba pa yung pag-calibrate, ha, pag nasa loob na ng incubator. At least nakikita ko na yung differences nito. Although na-test ko na rin to silang dalawa doon sa salt test, no, talagang ano, nasa 10 talaga. Nasa 10 ang differences nito. O, hindi naglalayo. So ibig sabihin, confirm ko lang na yung reading talaga ng humidity nito ay nasa 10 hanggang 8 o 7 na differences nitong humidity dito na versus dito 99, no? So 99, so 9. Kaya nga magbigay ako ng allowance 10, 2 o 7. Okay, 7 ang difference nilang dalawa. Ayan, ito, 94, 95 sa init naman. So hindi na ako nagbibase talaga dito, talagang ito advanced, 39 na siya. Okay, doon sa kabila ay 34 lang. So ang laki din ng advance. Okay. So 4 digit din. Apat din ang diferensya nila. So yan yung reading niya. So ngayon, hindi na ako malilito. May base na ako, no? So magbibase ako dito. So ganoon lang, mga kakahig. Record muna ko lang yung difference. Sa humidity ko ay ang problema ko dito ay nasa minsan 10 digit. Ayan, oh. Pagdating naman dito, 4 digit naman sa init.
So masyadong advance ang reading nito. Okay? So yun lang. Sunod naman yung sa ating ano XH3001. Okay, yun na. Makikita naman natin yung difference nun. Dito naman natin ikakalibrate. Sana makatulong ano, yung difference ng bahat na sabi mo na nag-iiba-iba reading. Minsan dun sa sensor natin, sa cover ng sensor. Ngayon, so yan na. Nakita ko yung difference ng sensor natin. Humidity sa kainit. So, makikita natin yung difference na. Yan guys, pansin ko lang dito sa aking dito ano, parang nakasiris yung kanyang okay, yung heater at saka yung kanyang ano humidity. Kung titignan nyo mabuti. Okay, so tingnan nyo yan, so yung pagkakagawa, so may parang ano yan, ceramic resistor. Parang nakasiris yung ano, yung init at saka humidity. So yan ang tingin ko dyan. So pag pumapalo yung init, pumapalo din yung humidity. O kaya hindi tayo talaga pwede mag-relay dito. No, so ito talagang basihan lang natin. So, dapat talaga nagka-calibrate tayo. So, ako dito kasi nag-relay dito. Dito sa isa na ito. Sa Lido. Nabili ko lang din yun sa Shopee. Okay, dito ako nag-base. Mas reliable kasi nung itinest ko sa salt test ito, ito ay yung humidity is talaga nag 75. Sakto talaga siya. And then yung init naman, parehas din sa body temperature na ginamit ko na thermometer na pangkatawan. Okay, yung ginagamit kapag may lagnat sa mga baby. So, ito. Accurate ito. So, ito talaga ang dabis na pang calibrate. Okay, next na ika-calibrate ko naman yung ating ano XH3001. Okay, yun naman ay ika-calibrate natin. Makita natin yung mga differences. Yun, at least yun, na-adjust yun. Pwede natin isunod dito. Okay, naka-calibrate talaga yun. Okay, pwede natin ma-adjust para may isabay dito. Okay. So, yan lang. Sana makatulong. Okay, yung idea natin. Ano, iba-iba tayong way. Pero, pare-parehas lang ang gusto natin goal. Yung makita natin yung actual reading difference doon sa ating pagbabasihan. Okay, maraming salamat sa inyo. At sana nakatulong yan. At muli, subscribe naman kayo sa ating YouTube channel. Bago pa lang din, pero ito kasi yung line ko. So, bago pa lang din nag-explore. Pero, ito kasi yung line ko. Electronics and electrical. Kaya medyo may knowledge tayo, kaya i-share natin sa iba. Magandang umaga sa lahat at maganda rin sa lahat. Happy New Year!